Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa pinapagawang bahay. Nakapaglagay na sila ng mga hollow blocks na dinding dito sa first floor. Tinanggal nila muna yung mga scaffoldings dito sa banda ng paglalagyan ng mga hollow blocks para kapaglagay na sila ng hollow blocks habang hinihintay yung curing ng second floor, kasi kailangan na may number of days na curing yung second floor bago sila makapag-proceed. So bali dito mga kaibigan, yung living area, yung salas, nilagay na yung hollow block. Dito sa harapan ay hindi pa muna maglalagay ng hollow blocks para yung pagdadala ng mga materials dito sa loob habang itinutuloy yung mga trabaho dito. Lalo yung pagdadala ng mga hollow blocks at saka siminto, so kailangan na wala munang hollow blocks dito sa pinakaharap. Bintana sa side na yan. 2 meters yung width ng bintana at saka 1.6 meters naman yung height niya. Samantalang dito sa kabila, sa side na ito, walang bintana ito. Ito yung sa kabila nito ay yung garahe na. So 6 layers na ng hollow blocks ang nilagay sa banda rito. Dito sa banda rito ay yun na rin na ilagay na rin yung hollow blocks, mga ilang layers na lang para matapos hanggang dun sa pinaka flooring. Hanggang dyan lang siguro muna yung ilalagay na hollow blocks, kasi hintayin muna na matanggal yung forma doon sa beam. Sabi ni engineer, ang hintayin daw na curing ay 28 days. So ito a 1 week nang nakaraan nung nagbuhos na sila. So habang hinihintay yung curing ng second floor slab, ay sinimulan na yung paglalagay ng hollow blocks dito sa first floor. So ito yung bedroom sa first floor, dalawang bintana niya. Yung size ng bintana rito ay magkaiba, yung isa ay mas maliit, mas malaki itong isa. 2 by 1.6 meter yung isa, tapos ito naman ay 1.8 by 1.6 meters. Yung pinaka dining naman dito, yung ganun din yung laki ng bintana niya, 2 meters by 1.6. Tapos dito sa banda ng garahe ay maliit na bintana ang pinapalagay ko. Wala doon sa plano itong bintana dito, pero pinapalagyan ko kay engineer para masisilip naman yung garahe pag nandito pa sa loob ng bahay. Kasi dito sa may salas wala, walang bintana dito. So pinalagyan ko dito. At dito rin ilalagay yung panel board para sa circuit breaker. So mula sa garahe dito, may space dito na naanan papunta dito sa kusina. So lalagyan ito ng wall. So dito naman yung kitchen area. Nakapaglagay na rin sila ng hollow blocks. At saka yung hanggang sa paglalagyan ng bintana. Dito ilalagay yung back door papunta dito sa likod. Kasi ang plano ko dito sa banda ng likod na ito ay maglalagay ng dirty kitchen at saka laundry area. So ito yung kabuuan ng paglalagay ng hollow blocks pagkatapos na pagbuhos ng second floor slab. Yung paglalagay ng hollow blocks pagkatapos nung nagbuhos ng Sunday last week ay nasimulan lang nung Wednesday. Kasi nga medyo hindi pa matigas yung semento, kaya hindi binigla yung pagtatanggal ng mga scaffoldings dito sa banda ng mga beams. Na-reinforce yung iba, tapos
para makapagsimula na sila dito sa first floor na maglagay ng hollow blocks. Hopefully by next week mag-start na silang maglagay ng poste ulit doon sa itaas. So dadagdagan na lang siguro ng ilang layers pa ng hollow blocks yung ginawa dito. Then pagkatapos ay isusunod na yung mga division dito sa loob. Okay naman ay pupunta na sila sa itaas. So ito yung second floor, mga kaibigan. Ito yung slab na binuhusan nung last week, last Sunday. 1 week na siya ngayon. So nag-start na silang maglagay ng scaffoldings para sa paglalagay naman ng mga poste ulit, para in preparation naman doon sa susunod na slab para sa roof deck. So bali dito, mga kaibigan, yung pintuan ng master's bedroom ay naglagay ng cantilever dyan para luluwang yung space papunta sa bedroom. Marami na ang nagpapakonstruct ng bahay. Ang ganda-ganda ng tanawin dito. Siyam yata yung ongoing na construction ng mga bahay, kasi dito sa subdivision na ito ay bahala yung bumili ng maluti na magpa-construct ng kanilang mga bahay. At saka walang specification kung ano yung design na gusto mong ipagawa na bahay mo. Walang masyadong restrictions. Kakaunti lang yung area o yung mga lote na ibininta sa subdivision na ito, kasi ito ay project ng cooperative namin. Mga 200 plus lang yata, less than 250 yung lote na ito. So maganda yung view. Kahit siguro magpatayo ng kapitbahay ko dito naman sa baba, kasi mas mababa yung lote niya, hindi pa rin mabablock yung view ko, lalo na kung nandun sa roof deck. So ito yung pinaka akod ng subdivision. Private na yung nasa kabila, yung garden. So pagtitingnan natin dito, ang ganda ng tanawin. Ang magiging problema ko lang siguro later dito, kung sobra-sobra yung pag-apply ng pesticides, maamoy dito sa loob ng bahay. Mas mababa siya kaysa sa flooring ng bahay ng more than 1 meter. So ito yung natapos na. So mula dito sa entrance, ito na yung natapos na paghahalo blocks.
dito sa may garahe. Tapos yung papasok sa back door ay dito sa portion na ito. So ito yung itsura niya, mga kaibigan. Dito yung papunta sa back door. At dito ilalagay yung laundry area at saka dirty kitchen sa side na ito. Itatas pa dito kasi mataas itong flooring. So ito naman yung pinakalikod, mga kaibigan, dito sa boundary ng subdivision. May bakod na, so medyo maluwang din ito. Ito yung mahal blocks, mga kaibigan, na nilalagay na pang wall. 5 inches yung nilagay, pero dito sa may firewall ang ilalagay ay 6 inches na hollow blocks. So ito muna, mga kaibigan, yung latest update dito sa pinapagawang bahay. Maraming salamat ulit sa laging panonood ninyo sa channel na ito. At sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share.